Naranasan ko ng maloko ng kliyente kasi one of my client na I trusted din, tinakbuhan niya ako. Siguro around 300 to 400,000 yung hindi binayaran. So, hindi ko na siya nakita at all. Hindi ko na rin alam kung nasan siya. Naubos lahat nung ano ko noon eh, nung savings that time eh. Pero it's not the reason para mag-stop ako. Hello everyone! Welcome sa aming office slash production area. Tutor ko kayo. Let's go! So ito yung stretcher namin. Dito kami nag-i-stretch ng screens. And make sure na maganda yung stretch ng frames para maganda din yung paghagod sa printing. Dito lang din na kami nag-check ng mga schedules every morning. So, dapat ma-meet namin yung mga deadlines and all. So far, okay naman yung scheduling namin. So, actually, puno na up until April eh. And may mga schedule na kami until December. So, hindi lang na isulat pa. And eto, dito kami nag-cure ng mga damit. So, make sure na tama yung pag-cure para hindi ma-rejectan. And hindi minamadali yung pag-cure kasi that's very important. So, tama yung curing time mo and yung temperature. Eto may ano. Bagong sample kasi to eh. Kasi bago kami mag-go sa production, pinapasample ko muna ng isa. Tapos, pinapa-approve ko sa client para okay sa kanila yung Pantone color and yung placement ng design. Then, go na sa production. Ginugo na to. Hello, my name is Nov Cipriano from Quezon City. I am 28 years old, owner of Printing Avenue PH, and 5 years experience in printing industry. Actually, we have 3 units, and itong unit na to, ito na rin yung house ko. Sa taas, kwarto ko, tapos dito, ginawa kong office. So, kapag 8 a.m., bumababa na lang ako, diba, from kwarto lang, then baba lang dito to start working. Tapos, I do the color separation, and ako na rin yung nagpiprint sa film. And ako na rin yung nagko-color mix. Ako yung nagsasabi kung ilang percent ng mga pigment, ng mga imimix, yung mga color para makuha yung perfect Pantone. And actually, ano nga eh, parang na-realize ko, it's a gift. Kasi parang unang tingin lang, parang alam mo na kung ano yung mga pigment na imimix. So, lahat ng to, malapit na yung deadline. Sobrang lakas ngayon ng mga clothing brands. Kaya nagulat din ako na sunod-sunod sila magpagawa and sobrang dami nila magpagawa. So ayun, ito yung exposure box namin. So I'm very proud kasi ilang years na siya. These are mga frames lang din. Actually, yung mga client kasi namin is lagi nagpapareprint. Ini-stack lang namin yung mga frames nila para kapag nagreprint, then di na kailangan gumawa ng mga bagong frames. Ito! Ta-da! Ito yung mga sample namin. Actually, itong mga sample na to, siguro ano pa to, 2015, 2016, 20, matagal na tong mga to. So, hindi ko pa napapalitan. Maganda pa rin yung quality ng print. Hindi pa rin siya nagfe-fade kahit sobrang tagal niya na. So, nilagay ko lang dyan para if ever may mga clients na nagpupunta, so at least may makita lang silang mga samples namin. Mga clients ko, mga tattoo artists, flip-top artists. So, ayun yung isa ko na pundar. Then, madumi. We have 2 production area. Ito yung isang production area namin. Yung isa mamaya pupuntahan din natin. So, ito, siguro everyday kayang mag-produce ng, I think, 500 shirts. Depende syempre sa kulay ng design. So, ayun, hanggang sa loob. Medyo masikip pa lang dito eh, kaya super excited ako na matapos na yung pinaparenovate na bagong production area. Ito yung mga hardworking people sa pag-handle din ng tao. I believe na if you value them, they will respect you and submit dun sa leadership mo. It's very important that you give them rest. Kasi kahit na gaano kataas yung sahod nila, kahit yung mga benefits nila, napapagod din sila. So right now, I'm handling 12 men, 12 boys, and tatlo lang yung girls.
tatlo lang yung babae dito. Lahat sila stay-in sa akin. So, hindi lang ako yung boss nila, pero at the same time, ako din yung guardian nila dito. So, I listen to them. So, kunwari, sasabihin nila, ate, hindi natin kaya to, or ate, hindi pwedeng gawin to, or ate, kayang magawa to, pero kailangan bilhin to. Alam niyo yun, yung parang may mga suggestions sila. I listen to them kasi I value them. Na-experience ko na din na ipatawag sa presinto. Na-experience ko na din itakbo sa ospital kasi nagkasuntukan. Ipatawag sa barangay kasi gabing-gabi na naglalasing pa, ganyan. It's really a tough job, but you also need to be tough. When I was in college, may clothing line ako. And yung clothing line is for campus. So sabi ko, why not ako na lang yung magtayo ng sarili kong printing? Para ako na lang yung nagsusupply sa sarili kong clothing line. Kaso, nung nag-start na yung shirt printing, I need to decide where to focus. Kung sa clothing line ba or sa printing industry. So I decided na mag-focus na lang sa printing industry. I gave up my clothing line and nag-full-time na lang sa shirt printing. And siguro around 100,000 to 150,000 yung naging puhunan. So hindi normally work ng babae yung screen printing, but in the long run, I fell in love with screen printing. Yung pagkaiba ko sa mga men na printer, siguro ako kasi sobrang maarte ako and sobrang ma-detailed ako na gusto ko, ay bakit hindi nakuha yung mga ganitong lines, ganyan. Bakit? Parang okay naman yung kulay pero gusto ko perfect yung Pantone niya. Siguro yun, sobrang arte ko talaga. Yung mapapayo ko sa mga gustong mag-screen printing is that go to seminars. Attend kayo ng mga seminars, aralin nyo ng mabuti, and find people na makaka-help kayo. Find community sa screen printing industry. Kasi meron dyan yung SPP, Screen Printer Philippines, and Screen Printer SharePoints. Lahat sila willing naman to help you. And find those people, find the right people na makakatulong sa'yo. Siyempre, saan ka pa ba mag-i-invest kundi sa sarili mong business? Invest in your own business. Bumibili ako ng mga bagong equipment, bagong materials, expand lang na expand, and bumibili ako ng mga bagong assets. And nakapag-invest na rin ng lupa and sasakyan. And right now, may pinaparenovate akong bagong production area. Siguro around 250 square meters din yun. So ayun, expand lang na expand ng expand. So where I invest my money? Eto na, makikita nyo. Nag-expand lang ako. This is our second production area. So ngayon, nag-overtime sila. Actually, until 5 p.m. lang. Pero ngayon, they decided to mag-overtime. So ang ginagawa nila ngayon, yung design ni Kong TV. Kung kilala nyo si Kong TV, kami yung gumagawa sa clothing line niya. So payaman, team payaman tayo. Ito yung TP money count nila. Until sa second floor, ito lang yung ginagawa nila. Every client kasi is your business partner. So, they make sure they can trust you. Exceed their expectations. Siyempre, andyan yung quality ng shirts, andyan yung quality ng prints. But the question is, ano pa yung pwede mong i-offer? Advice ko sa mga susuko na, well, I don't know if this is really your calling. Kaya, I can't say if it's time for you to let go or keep pushing. Because business is not for everyone, and that's a reality. But I just want to remind you that high risk comes with a high reward. So the question is, gaano kataas yung tolerance mo to take risk? Kasi in the process, you will sacrifice a lot. Mga ayos at galak, ibang iba ang dating kapag sila ay kampante. Halaga sa kanila ay hindi importante. Makikita ang ngiti at mata parang diamante. Pasasalamat ang siyang pinakamasarap. Bukod sa pera o regalo aming natatanggap. Kahit tapak-tapakan, dire-diretso ka lang.